Kognay po ng sunog na sumiklab sa Navotas, makakapanayam natin si Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Magandang tahali po sa inyo. Ginoong Tiangco. Yes, Rafi. Good afternoon. Kumusta na po yung kalagay ng mga nasunugang pamilya dyan sa inyong lugar? Nandito pa sila. Yung iba medyo in shock pa. Yung iba nasa evacuation centers na binuksan po natin. At karamihan po ay nagpapalista dito sa DSWD natin. Mm-hmm. Meron na po bang relokasyon na natukoy po para sa kanila? Well, kailangan natin makapag-coordinate sa national government dahil itong property actually na nasunugan ay hindi pagmamayari ng local government. Ito ay part ng compound ng PFDA, yung Philippine Fisheries Development Authority. Mm-hmm. So dapat malaman ho sa kanila kung ano yung plano at saan sila may relocation po sa kanilang mga naapektuhang mga pamilya po dito. Mm-hmm. Mahigit 1,000 pamilya yung naapektuhan. Medyo malaki-laki po itong sunog na ito. May na-report na ba sa inyo kung ano talaga yung pinagmulan ng sunog? Well, kinakausap po natin yung sa fire, kaya lang pinaprioritize po nila yung paglilinis at sinisecure yung area dahil na merong mga pakonti-konting mga sumasabog pa dito dahil marami atang mga fuel na nakatambak dun sa mga household. So, sinisecure muna yung area. Ayaw naman po natin mag-speculate kung anong pinanggalingan na sunog dahil iba-iba po yung kwento ng mga residente rin po dito. So, pinaprioritize muna natin. Alagaan po sila kung kailangan ng medical care at pinapakain po natin. Pwede nyo po bang ma-describe itong komunidad na ito? Mahigit 1,000 pamilya na nakatira rito at sabi po ninyo, iba-iba yung kanilang kwento kung paano nagsimula yung sunog. Paano nyo ma-describe po ba itong area na nasunugan? Well, mga informal settler areas po ito at dikit-dikit ng mga bahay na talagang yung ibang walang maliliit yung iskinita kaya mabilis na kumalat yung sunog. At yun nga, iba sa kanila ay mga mangingisda. Kaya nag-restore rin yata sila ng mga fuel dun sa kanilang mga bahay. Kaya pag nadaanan po yun at nasunog, talagang kumakalat po yung sunog. So, umabot po ng task force sa Charlie po ito. So medyo malaki po at malaki yung na-affect na area. Opo. Sa dami po ng mga na-apektuhan, kumusta naman po yung resources ng local government? Ano pong tulong ang kailangan ng mga residente? Well, so far, nandito nga yung DSWD po natin at nakikipag-coordinate rin tayo sa Fishport at sa national government at para malaman din yung long-term na plano kung sila'y marirelocate, so saan yung staging area. Pero kami po sa local government ay nakanda namang tumulong at nagbukas nga kami ng mga evacuation centers. And yun, yung pangunahing pangangailangan po nila ay inaatikaso po natin sa ngayon. Mm-hmm. Ano pong epekto nito kung meron man sa Fishport, dyan sa inyong area? At po, pwede ba bang puntahan ng mga parokyano yan? Or ano advice nyo sa ngayon? Opo, dahil malaking yung fishport po natin, pinakamalaking fishport po sa Pilipinas, halos 50 hectares po ito. Isang portion lang naman po ito ng area, yung market, tinatawag lang po na market tree. Doon po nangyari yung sunog. Mm-hmm. Nasa inyo po ang pagkakataon, Mayor, kung ano pong panawagan nyo para sa mga gustong magbigay ng tulong po sa inyong lugar. Nasa inyo po ang ere. Well, nagpapasalamat po tayo doon sa mga tumawag, nag-text at nagbigay ng tulong. At kung gusto po nilang tumulong, pwede pong tumawag doon sa hotline numbers po natin, 281-111 po. Mm-hmm. Okay, sige po. Maraming pula salamat po sa inyong oras, Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Maraming salamat po, Rafi.